Ecclesiasticus chapter 18. Siya na nabubuhay magpakailanman ay lumikha ng lahat ng bagay sa pangkalahatan. Ang Panginoon lamang ang matuwid at walang iba kundi siya, na siyang namamahala sa sanglibutan sa pamamagitan ng palad ng kanyang kamay, at lahat ng mga bagay ay sumusunod sa kanyang kalooban, sapagkat siya ang hari ng lahat. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay nagahati sa mga banal na bagay sa kanila mula sa marumi. Kanino niya binigyan ng kapangyarihang ipahayag ang kanyang mga gawa? At sino ang makakaalam ng kanyang marangal na mga gawa? Sino ang magbibilang ng lakas ng kanyang kamahalan? At sino rin ang magsasabi ng kanyang mga kaawaan? Kung tungkol sa mga kagilagilalas na gawa ng Panginoon, walang aalisin sa kanila ni anumang bagay na mailalagay sa kanila, ni ang kanilang lupa ay maaaring matagpuan. Kapag ang isang tao ay nakagawa, kung gayon siya ay nagsisimula, at kapag siya ay huminto, siya ay mag-aalinlangan. Ano ang tao at saan siya naglilingkod? Ano ang kanyang kabutihan at ano ang kanyang kasamaan? Ang pinakamaraming araw ng isang tao ay 100 taon, gaya ng isang patak ng tubig sa dagat at isang bato kung ihahambing sa buhangin. Gayun din ang 1,000 taon hanggang sa mga araw ng walang hanggan. Kaya't ang Diyos ay matyaga sa kanila at ibinubuhos ang kanyang awa sa kanila. Nakita niya at naunawaan ang kanilang wakas na masama, kaya't pinarami niya ang kanyang pagkahabag. Ang awa ng tao ay nasa kanyang kapwa, ngunit ang awa ng Panginoon ay nasa lahat ng laman. Siya'y sumasaway at nag-aalaga at nagtuturo at nagbabalik, na gaya ng isang pastol sa kanyang kawan. Siya ay may awa sa kanila na tumatanggap ng disiplina at nagsisihanap ng masikap sa kanyang mga kahatulan. Anak ko, huwag mong kapintasan ang iyong mabubuting gawa, at huwag kang gumamit ng mga salitang di maginhawa kapag ikaw ay nagbibigay ng anumang bagay. Hindi ba mapawi ng hamog ang init? Kaya ang isang salita ay mas mahusay kaysa sa isang regalo. Narito, hindi ba ang isang salita ay higit na mabuti kaysa isang kaloob? Ngunit kapwa ay kasama ng mapagbiyayang tao. Ang mangmang ay manunumbat ng walang kabuluhan, at ang kaloob ng naiinggit ay lumalamon sa mga mata. Mag-aral ka bago ka magsalita, at gumamit ng manggagamot o kailanman ikaw ay magkasakit. Bago ang paghatol ay siyasatin mo ang iyong sarili, at sa araw ng pagdalaw ay makakatagpo ka ng awa. Magpakumbaba ka bago ka magkasakit, at sa panahon ng mga kasalanan ay magpakita ng pagsisisi. Huwag hayaan ang anumang bagay na makahadlang sa iyo upang tuparin ang iyong panata sa takdang panahon. At huwag ipagpaliban hanggang sa kamatayan upang magbigay katwiran. Bago ka manalangin, ihanda mo ang iyong sarili at huwag maging gaya ng isa na tumutukso sa Panginoon. Isipin mo ang puot na darating sa wakas at ang panahon ng paghihiganti, kung kailan ihiwalay niya ang kanyang mukha. Kapag ikaw ay may sapat na, alalahanin ang panahon ng kagutuman. At kapag ikaw ay mayaman, isipin mo ang kahirapan at pangangailangan. Mula sa umaga hanggang sa gabi ay nagbabago ang oras, at ang lahat ng mga bagay ay malapit nang matapos sa harap ng Panginoon. Ang pantas ay matatakot sa lahat ng bagay, at sa kaarawan ng pagkakasala ay mag-iingat siya sa katitisuran. Ngunit ang mangmang ay hindi nagmamasid ng panahon. Bawat taong may unawa ay nakakaalam ng karunungan at papuri sa kanya na nakasumpong sa kanya. Silang may unawa sa mga pananalita ay naging pantas din naman at nagbuhos ng mga marangal na talinghaga. Huwag kang sumunod sa iyong mga pita, kundi pigilin mo ang iyong sarili sa iyong mga pita. Kung ibibigay mo sa iyong kaluluwa ang mga nasa na nakalulugod sa kanya, gagawin kanyang katatawanan sa iyong mga kaaway na naninira sa iyo. Huwag kang malugod sa labis ng kagalakan, ni matali sa halaga nito. Huwag kang maging pulubi sa pamamagitan ng piging sa paghiram, samantalang ikaw ay walang anuman sa iyong supot, sapagkat ikaw ay mag-aabang sa iyong sariling buhay at ikaw ay pag-uusapan.